Dalawang cakes muna tayo for today's video. Mga Mi, tara na G! Masyado akong busy ngayon, December. Ang daming ganap sa buhay ko at ang dami kong orders na kailangan tapusin. Hindi sana ako magbablog ngayong araw, pero dahil imbyerna ako, magbablog ako dahil meron akong ikukwento sa inyo. Dahil pagod na pagod ako ngayong araw, natulog muna ako ng hapon para meron akong lakas dahil magpo-fondant ako ngayong gabi. Kaya nagising ako kanina ng 7 p.m. bago mag-dinner. Unang-una kong binuksan, syempre, ang cellphone ko dahil panigurado maraming mga messages na kailangan kong isa-isang sagutin. At ito na nga, unfortunately, ito ang unang-una kong nabasa at inis na inis talaga ako dahil wala pa ako sa ulirat ko, kakagising ko pa lang at ang aking espiritu ay inaantok pa. At ang kanyang message ay tinatanong niya kung anong oras daw ang delivery ng cake order na binook niya. Nagtataka ako at naguguluhan kung bakit tinatanong niya kung anong oras ang delivery ng cake niya. Eh siya naman ang nagbook nito. Dahil per slot basis tayo, kailangan maayos ang schedule natin. Kaya minimake sure natin na maayos din ang mga oras na sinesend ni customer at binubook natin. So sinabi ko kay customer kung anong oras ang booking niya, which is sa December 22, 4 p.m. Tapos ang sabi niya is ang event daw ay 4 p.m. So, dapat daw 3 p.m. pa lang is na-delivered ang cake. Pero ang reply ko naman sa kanya kasi syempre yung binook natin ay yung time na kanilang nilagay doon sa order form. So, order form kasi na nilagay ni customer, tinabi niya yung oras doon sa event date and binlang ko niya yung time. Pero syempre para sigurado tayo na tama ang lahat, nagsasend tayo ng order summary with all the details, time, date, what type of cake, flavor, etc., etc. At sa dulo ng order summary ko may nakalagay doon na paki-review ng maayos and carefully yung order summary to avoid unnecessary circumstances. And apparently, parang hindi niya iyon binasa. Ang reply ng ni customer is, wala naman daw time section, kaya nilagay niya doon yung event date and time, pero hindi yon yung pickup or delivery time. Sinabi ko sa kanya na meron, binilugan ko, sinan ko sa kanya ang screenshot, and sinabi ko sa kanya na nag-send naman ako ng order summary na dapat ni-review niya. Dahil kung merong mali doon sa order summary, pwede naman niyang sabihin sa akin agad bago siya nag-down payment para mai-adjust natin and maibook ng maayos. Kasi oras na nagbayad ka na ng down payment sa akin, ibubook ko na ng maayos yung order mo and ilalagay yung details na sinend mo sa akin. Kumbaga touch move na yan. Dahil kapag ka merong mga changes, for example, changes sa design, changes sa date and time, meron na tayong mga additional charges na nakasulat din doon sa order summary ko. Bakit ako merong mga additional charges kapag may mga biglaang changes na request ang mga customer sa akin after mabook? Number one, hindi lang sila ang customer ko, marami akong customer. And kapag date and time ang papalitan, napakalaking epekto nito sa mga ibang nabook na na-orders. Lalo na kapag yung mga event is yung dinadala pa sa venue and may mga oras talaga, masaselan yung mga yan. Kaya hindi tayo pwedeng basta-basta magpalit. Number two is para iwasan yung mga ganitong scenario, kaya tinataasan ko talaga yung charges and para i-make sure din nila ng mga customer at maging responsable sila sa mga binubook nila na dapat yun na yun, final na yun. Dito ako talaga nainis sa part na ito. Ito ay after kong ma-explain lahat ng dapat kong i-explain plus yung rebooking fee na actually hindi rin magmamatter kasi hindi ko rin talaga may i-adjust yung time. Na parang galit na galit si customer and parang sarcastic siya na 200 lang pala eh, di 200. Ganon kasi yung punto niya at ganon yung pagkakaintindi ko sa sinabi niya. Ang sabi niya, 1 hour lang, hindi kayang i-adjust. Paulit-ulit yon, 1 hour lang, hindi pwedeng i-adjust. So, hindi pwedeng i-adjust. Madaming ganon, hindi ko na lang in-screenshot lahat dahil hindi nyo na makikita yung pinaka-video natin. Paulit-ulit siyang ganon. And syempre, kahit na medyo atribida yung customer natin, and explain ko pa rin sa kanya na, ma'am, hindi lang po kasi kayo yung customer ko, na meron po ako nakabook ng 3 p.m, finalo ko lang naman yung binook ninyo, and please understand na hindi tayo pwedeng mag-adjust dahil delivery din yung isang order natin. Tapos sabi niya, pick up na lang daw niya. And sabi ko nga sa kanya, hindi din pwede yung pick up doon sa oras na gusto niyang i-pick up kasi nga merong delivery ng 3 p.m. Wala kami sa bahay. So nag-isip ako ng resolution sa kanya. Ang sinabi ko sa kanya is, pagkatapos kong gawin ng cake, isasend ko sa kanya ang picture ng cake. Tapos sasendan ko siya ng time frame kung kailan at anong oras niya pwedeng pick upin ng cake. Tapos i-less na lang yung delivery fee doon sa balance niya since pick up ng option namin. Tapos yung time na ito, ulit-ulit
na lang siya ng tinatanong, mga anong oras ba matatapos yung cake? Mga anong oras ba magagawa? Ganon. Sabi ko naman sa kanya, ma'am, hindi ko po kasi ma-assure sa inyo kung anong oras matatapos yung mga cake. Kasi depende yan sa complexity ng design and marami akong cake order. So hindi talaga ako makakapangako sa kung anong oras matatapos. Ang may papangako ko is magiging available yung cake before nung na-book niya na time. Ayun, wala na siya nasabi doon. Ang reply na lang niya sa akin, okay, sige. Hindi na rin ako nag-reply sa kanya kasi medyo naiirita na rin talaga ako. Kinuwento ko to hindi para ipahiya yung customer or kung ano man. Gusto ko lang ikwento ito kasi marami rin customer na ganito. Sana naman naiintindihan ninyo na number one, hindi lang kayo ang customer namin. Number two, merong dahilan kung bakit nakalagay ang time doon sa order form. Yun ay para sundin natin. At kaya meron tayong mga rules ay para din sundin natin. Kaya sana maintindihan po natin yun. At ito ang pinaka-importante sa lahat. Respeto. Hindi porket nagbayad kayo ng 1,000 o 2,000 sa amin, ibig sabihin, hawak nyo na ang oras namin. Sana naman marunong kayong makiusap, lalo na kapag kayo naman din ang may mali. Yun lang naman for today's video. See you on our next video. Bye!